Ulitin ko lang para mabilis. Yan. Acronym, selling price, cost, markup, and markup rate on cost, then gross margin. Then formulas natin, merong dalawa sa selling price, C plus C times MRC, C plus M. No? Then meron tayong tatlong formula sa markup, na markup is equal to MRC times C, SP minus C, and gross margin times selling price. Then cost, SP minus MC. No? Yung MC, markup po yan. Ha? M lang po yan. No? Tanggalin nyo na sa isip nyo yung MC. Bali, M lang po yan. Markup. Then, formula ulit natin. SP over 1 times MRC or GM. Depende po sa given. No? Then, MRC is equal to M over C times 100. Ibe-base natin siya sa cost. Yung GM naman, ibe-base natin sa selling price. M over SP times 100. No? Yeah. Para mas maintindihan, syempre, pakita natin si Droid na wala pang sulat. Kita po si Droid? Opo. Yes po. Opo. Yeah. Bali, sino dito ang nagre-reseller ng mga lipstick, mga medyas, mga kung ano-ano man, no? Merong mga pagkain. Sino dito nagre-reseller? Mamalias, nagre-reseller ka ba? Hindi po. Sino dito ang nagre-reseller? Sino pa ba? Kenyano. Hindi po, sir. Rabia. Dati po. Okay. Try natin si Rabia. No? Ano yung mga inaano mong product, Rabia? Mga damit dati, tapos yung may iba, sir, kung ano yung ipasempo ko. Okay. Kunyari, meron tayong cost, then meron tayong selling price, then meron tayong markup. Be-basicin lang natin, ha? Basic lang to. Bali, cost. For example, Arabia, sa isang damit, magkano mo na kukuha yung isang damit? Sa supplier, magkano? 150 po. 150. 150. Magkano mo binibenta? 180 yeah. Or 190. 180. Okay, mag-stick tayo sa 180. Meron siyang cost, yung 150, pag kinuha niyo sa supplier is 150 yung babayaran ni Rabia. Then kapag ibebenta niya na sa ibang tao, 180 na yung presyo. Ilan ang markup natin? 30. Yeah, very good. Napakadali. Madali, mahirap. Basic, di ba? Napaka-basic. Cost, yung presyo ng pagkuha mo. Parang presyo, pinakaunang presyo. Then selling price, yung presyo plus yung tubo. Bali, 150 plus 30 is equal to 90. Then yung markup, ito yung tubo. Yung tubo. Bali, 180 yung selling price mo, kinuha mo ng 150. Meron kang 30 na sobra. Basic. Thumbs up tayo kung nag-gets natin yun. Ayun. Napakadali. Okay. Then, ilang acronym yung binigay ko sa inyo kanina? Ilan po? Ilan? Lima. Yan. Lima, no? Lima po. No. Then C, cost, S, SP pala to, SP selling price, then M markup. Ano po yung kulang na dalawa? Rate on cost po, tsaka rate on selling. Yeah. MRC or markup rate on cost, then markup rate on selling price or gross margin. No? Yeah. Para makuha natin
si MRC, kailangan natin i-divide si markup na 30 over cost kasi mag-base tayo sa cost. Kaya may CD 150. Yeah, times 100. Bali kapag narinig niyo yung mga acronym na MRC tsaka GM, parehas silang percentage, no? Parehas silang percentage. Ang pinagkaiba, mas laging mas malaki si MRC kaysa sa GM, no? Okay. Paki-divide nga po, 30 divided by 150. 5. Oops. 5 ba? Mas malaki po yung nasa taas, nasa baba. 0.2, sir. 0.2 times 100. 20, sir. Ayun, 20%. Nag-gets po yun? Try nyo pong i-divide sa mga cellphone ninyo or sa mga notebook ninyo, no? 30 divided by 150. Ang lalabas dyan is 0.2. No? 0.2. No? Kapag minultiply mo natin yan sa 100, magbubog tayo ng dalawa. Kaya magiging 20. No? Yung decimal point mo punta na sa dulo. Kaya magiging 20%. Next. Meron na tayong 20%. Sabi ko kanina, laging mas malaki si MRC kaysa kay GM. No? Kaya dapat mas maliit sa 20% yung makuha nating gross margin. Ano ba yung formula ni gross margin? Ano ba yung formula ni gross margin? Markup po sa selling price. Markup divided selling price. Markup divided by selling price. Yan. Times 100. Yan. Ilan po? Try nyo pong i-ano. Try nyo po. I-divide. 1.6, sir. 1.6. 0.16, sir. 0.16. Okay. 0.16. Ano yung kasunod ng 16? Madaming 6 po, tapos 7 yung dulo. 6 yan, no? Apo. Yan. Bale, ang gagawin natin dyan, i-multiply natin sa 100 pa kasi may 100 pa dito eh. Ang lalabas dyan is 16.67. No? Bakit po siya 67? Round up. Nira-round up natin kasi ulit nga, di ba yung sinabi ko dati, kapag 0 to 4, ano po? Remain or copy lang, no? Kapag 5 to 9, yung pangatlong number, round up, no? Plus 1. Kaya yung 66, nag-add tayo ng plus 1, naging 67. Gets po yun? Opo. Thumbs up tayo kung nag-gets natin. Thumbs up tayo kung nag-gets natin para tuloy-tuloy tayo. Yeah. Then, kung makikita nyo, mas maliit 16.67 sa 20%. No? Yan yung sinasabi ko kanina na laging mas malaki si MRC sa GM. Kasi si MRC ay binibase sa cost. Kaya malaki pa, no? Hindi pa kasama sa selling price. Ngayon, si GM naman is binibase sa selling price. Kaya liliit siya lalo, no? Yung percentage niya. Bali, ang nakuha natin dito is 1, 2, 3, 4, 5. No? Sa exam po, syempre, di ba sa libro ang mga nakalagay, hanapin mo lang yung isa. For example, find the selling price. Isa lang po. No? Pero ngayon, sasanayin ko na kayo na hanapin lahat. Magisimula tayo sa, for example, cost tsaka selling price lang. Kukunin mo si markup, si markup rate on cost, tsaka si gross margin. Sasanayin ko na kayo para sa exam, alam nyo na yung gagawin ninyo. Napakadali, no? Madali, mahirap yung topic natin. Ako lang, sir. Madali, sir. Yeah, madali po. Yeah, very good. Okay, try natin, ha? Try natin. Para, ano? Para ganaan naman ako magturo. No? Yeah, biglang po. Kasing ko lang. Pakita ko si Droid, no?
Si Droid, wag niyo napansinin yung mga ano, basta ang alam lang natin yung isa yung example. Pero yung mga dito sa study guide, wag niyo napansinin yung mga computation kasi iba mali eh. Ano? Cost is the price merchandising business or retailer pays for a product, no? Parang yung binayad ni Rabia, then yung nagput siya ng markup, nagkaroon ng selling price yung binibenta niya. Then yung tubo ay yung mark. Napakadaling intindihin. Okay, number one tayo. Pakibasa po number one, Serrano. A mathematics book cost the store manager 161 pesos and he marked it up another 1,389. What was the selling price of the book? Ayan. Ang nakalagay dyan, a mathematics book cost the store manager 161. Bali, ang given na yon is cost, no? Cost is 161. Then he marked it up another. Ano yan ha? 89 yan ha? 89 po yan ha? Bali, ito is 89. Yung 1389. Yung 13 na yan, dapat ano yan? Peso sign. Hindi na kopya ng maayos ng converter natin. Bali, 89 lang po yan. Markup natin is 89. Yan. Pakita ko ulit si Droid para mas maintindihan natin. Ay, ito si Droid. Nakikita po si Droid. Opo. Okay. Meron na tayong C, then meron na tayong M. No? Yeah. Ano pa po ang kulang natin? Tatlo. Selling price. Yeah. Yeah. Okay. Ano ang formula ni SP? Selling price. Based on sa given. Based sa given. Diba may mga dinictate akong ano kanina, mga formula. No? Saka markup po. Anong gagawin po natin sa cost tsaka sa markup? I-plus. Okay. C plus M. Yan. Makikita niyo po yung formula na yan. Ba? Nakita niyo yung formula na to? Opo. Yung C, 161. Then si markup is 89. So, what is our selling price? 250. Ayan, 250. Meron na tayong cost, meron na tayong markup, then meron na tayong selling price. So, selling price, check na natin. Paano makuha si MRC? Paano kunin si MRC? Markup divided by cost times 100. Yun. Markup divided by cost times 100. Markup natin is 89. Yung cost natin is 161. Then i-multiply natin sa 100. Ano po ang lalabas? Pag-compute po. Kayo po bahala mag-compute. 55.28%. Then, kukunin na naman natin si GM. Yeah, si GM, no? Bali, meron na tayong 55.28 na markup rate on cost. Dapat daw, mas mababa dito yung makuha nating gross margin, no? Anong formula ni gross margin? Markup 89 over selling price na 250. Then times 100. Ilan po ang total natin sa gross margin? Pai-compute po. 35.6. Iyon. 35.6 or 35.60%. Yan. Bali, kung makikita nyo, mas malaki lagi si MRC kay
GM. Nakuha natin based doon sa dalawang given natin, nakuha natin yung tatlo. Thumbs up tayo kung nag-gets natin si number 1, si number 2. Nag-gets natin yung dalawang example na natin. Yeah. Proceed na tayo sa number 2. Ganun lang, no, ikot-ikot lang tayo. Ganun lang gagawin ko sa example, paikot-ikot lang. Pero yung iba doon, gagamitin niyo yung formula na binigay ko. Number 3. Ito ko ulit si number 2, pakibasa. Garcia. Garcia. Sir. Pakibasa yung number 2 na. US Electronic Phase 37,200 for digital recorder. If the markup is 19% on the first find the selling price. Okay. Kung mababasa natin dyan, find the selling price. No? Pero kung hanapin lang natin si selling price, parang walang thrill, no? Kaya hanapin na natin lahat ng kulang. No? An electronic camcorder, yan, base 37,200 for a digital camcorder. Bali, yung cost niya is 37,200. Then, markup natin is 19% or 0.19 pag kina-convert natin sa decimal. Yeah. Pakita ko ulit si Droid. Isang nagamit si Droid. Yeah. 37,200 yung cost natin, yung markup na ano to? Markup ba to? Wait lang ha. Dito markup. Ito yung MRC. MRC to. MRC. Yung markup rate on cost. No? Yeah. Then, ano yung mga hinahanap natin or yung kulang na tatlo? Selling price. Selling price. Markup. GM. Yeah. Ano ang pwede natin kunin? Agad. Selling price, hindi natin pwede kunin agad to. Yung markup muna, magsimula tayo sa markup. Ano ang pwedeng formula natin para makuha natin si markup based doon sa ating given? MRC times times? Yeah, MRC times cost. Ilan yung MRC natin? 0.19 times cost 37,200. Paki-compute po. $7,068. Ito na ang ating markup. No? Markup. Magkano ang ating selling price? Magkano ang ating selling price? Based on sa formula, may formula tayo ng selling price. Ano pong pwede natin gamitin? Meron na tayong C, meron na tayong... Old class on my... 168. Ayun. 44,268. Bakit? No? Yung selling price natin, meron tayong formula na C plus M. Meron tayong C na 37,200. Then meron tayong M na 7,068. Then kapag inadd natin sila, ang lalabas, 44,260. Okay, nakuha na natin si markup, nakuha na natin si SP. Si GM kaya, paano kunin si GM? Paano kunin si GM? Markup.
Bye-bye selling price. Thank you. Okay. Bali si GM. Yan. Yung 44,000 nasa baba selling price. 268. Then, yung M natin is 7,068 times 100. Ano magiging GM natin? Ano na? 15.97, sir. 15.97 or 98? Opo. 97, sir. Ano bang? 96 lang siya. Opo. Sir, ano? Ayan, tama, sir. Okay. Okay. 15.97 percent. Bali, meron na tayong meron tayong C, meron tayong MRC, meron tayong SP, meron tayong M, then meron tayong GM. Last nating example na sa araw na ito. Yung iba, practicing nyo na lang yung ibang formula, yung ibang ibibigay kong formula, no? Practicing nyo na lang. No? Kung paano kunin yung cost, paano kunin yung ano, yung sa ibang paraan, sa ibang formula naman. Practicing nyo, kayo mag, ano, kasi napakadali lang naman ang topic natin. Next, number 3, pakita ko ulit. Number 3. Yeah, 10 minutes. 10 minutes na lang tayo sa ating meeting. 10 minutes na lang tayo sa ating meeting. Yeah. Number 3, pakibasa. Bazaar. RFS Sports sells home gymnasium package for 175,000 pesos and maintains a markup of 37% on selling price. Find the markup value. Okay. Bali, yung sinasabi dyan na ano, huwag nyo na pansinin yung computation dyan kasi mali yung iba dyan. Ha? Huwag nyo. Okay. Saan na yan? Okay. Ang given natin is selling price na 175,000 at gross margin na 37% or 0.37. Ang kulang dyan is markup, cost, at MRC. Yan. Try nyo po. Ano pwedeng unang unahin natin based doon sa given? Tignan nyo yung formula ninyo. Ano sir? Markup. Yun, markup. Okay. Anong formula ng markup? Diyan. GM times IST. GM times ST. Selling price. Yan. Times nyo po. 0.37 times 165,000. 64,750. Yeah, 64,750. SP minus markup. Basic. Ano yung cost natin? Ano yung cost natin? 110,250. Yan. 110,250. Yan. Okay. Meron na tayong C, meron na tayong markup. Ano pa ang kulang natin? MRC. MRC. Paano kunin si MRC? M divided by? C. Yeah. C times 100. What's our final answer?
Ano na? 58.73. 58.7. Kung mapapansin nyo, mas malaki si MRC sa GM, no? Na 37%. Gets po 'yon yung tatlo ay yung apat na example natin simula nung kay Rabia, tapos tatlo sa libro. Gets po? Apo. Okay, isa-isahin natin ha para ano, tuloy-tuloy tayo.